Alam mo ba, isa sa mga importanteng tao sa kasaysayan ng unang simbahan ay isang taong nooy kinamumuhian ang mga Kristiyano? Totoo ito. Ang kanyang pangalan ay Saulo, mula sa bayan ng Tarsus. Siya ay kilalang kaaway ni Hesukristo. Siya ay nilalayuan ng mga Kristiyano. Pinahintulutan siya ng mga reliyosong leader noong mga panahon na yon upang hanapin, usigin at ipakulong ang mga Kristiyano. At ang malala pa, inakala niyang tama ang kanyang ginagawa. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat ng iyon. Nagalakbay si Saulo sa daan upang magpatuloy sa kanyang misyon laban sa mga Kristiyano nang biglang. Isang napakaliwanag na ilaw mula sa langit ang bumulag sa kanya, kaya siya'y nahulog sa lupa. At narinig ni Saulo ang tinig na nagsabi, "Saulo, Saulo, bakit ako'y iyong inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong ni Saulo. "Ako si Jesus na iyong inuusig." Matapos niyang marinig si Jesus, natakot si Saulo, pati ang kanyang mga kasama. Kinailangan siyang akayin upang makarating sa syudad dahil siya'y nabulag. At sa loob ng 3 araw ay hindi siya kumain ni uminom. Kasabay nito ay nangusap ang Diyos sa isang lingkod na nagngangalang Ananias. "Ananias." "Narito po ako, Panginoon." "Nais kong ibalik mo ang paningin ni Saulo. Pinili ko siyang maging misyonero." Hindi ito maunawaan ni Ananias. Dahil kung tutusin ay narinig niya ang lahat ng masasamang ginawa ni Saulo sa mga Kristiyano. Ngunit, sumunod pa rin si Ananias sa inutos ng Diyos. Binaybay niya ang natatanging daan, papunta sa partikular na bahay, at nahanap niya si Saulo kung saan sinabi ng Diyos na matatagpuan niya ito. "Kapatid na Saulo, ang Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo, ang siyang nagpadala sa akin dito upang manumbalik ang iyong paningin at upang ikay mapuspos ng banal na espiritu." "Kapatid na Saulo." Pinapasok ni Saulo si Jesus sa kanyang puso at nagsimula siyang mangaral at magbahagi ng mga bagay patungkol kay Jesus saan man siya pumaroon, at marami ang naligtas at sumunod kay Jesus. Kinalaunan ay napalitan ang pangalang Saulo ng Pablo, na kilala na natin bilang apostol na sumulat ng maraming libro sa bagong tipan sa Biblia. At ibinigay ni Pablo ang lahat ng papuri sa Diyos, at tinuruan niya rin ang iba na gawin ito, ang baliktarin na mundo para kay Jesucristo.
at bilang mga disipulo ni Jesus. Kaya rin natin 'to.